gusto ko po, dalawa lang yung eh, kasi nandiyan ako sila, yung mga mahal na mahal ko po sila. Yung asawa ko po yung may kagustuhan ng ano po. Nasaan po yung mga gamit nyo? Ay, lahat po nabasa po eh. Oh, okay. Eto, kapatid din to? Apo, kapatid ko. Oh, sige, maligo ka na, kuya. Hindi pa nagugas po ako. Ah, nagugas ka. Anong linugas mo? Plato. Plato? Ang sipag din, kuya. Saan ka nagugas? Diyan po sa likod. Ah. Sino nagluluto? Ikaw din? Ako. Nasaan po naglabaw? Halos nawasak ko pala yung mga saging dito, Nay, no? Eh kami, wala po kala po. Inayos lang namin po kasi walang ano po eh. Walang matulugan po kami. Masipag tong bata na to. Nagugas ng plato. Masipag din po yan mag-aral. Opo. Kuya, dito ka muna. Kausapin muna kita, kuya. Ay, yung mga module ng bata, nabasa. Hala? Eh, paano ba to? Dapat po yata, paprint na lang bago, nanay. Ay, dito. Nabasa po, oh. Pinatuloy ko lang po. Ito po yung kuya ko. O, nasan si kuya mo? Nagtatrabaho po. Ah, nag-work na siya. Pero nakapag-college siya, nanay. Hindi po, sa kahirapan nga po. Oh. Eh, gusto niya mag-aral sana. Eh, nakikita yung sitwasyon namin. Hirap na hirap yung tatay niya kasi obligado naman yung tatay nila. Kaya lang po eh, maliit lang po ang sweldo.
Mm-hmm. Ayun, naawa siguro sa tatay. Anong pangalan nanay? Pala? Maricel. Si Nanay Maricel. Ilan taon na po kayo? 37 po. Naku po, magkasing edad lang pala tayo nanay, pero anim na anak. So nanay, kaya po kami nandito. Si Kuya Tipoy po ay kaibigan po ng isang anak po ni Nanay Annalyn. Ako po'y naiyak sa kanya kanina eh. Sabi niya wala daw po kayong... Una pala, nasira daw po yung bahay niyo at tinagpi-tagpi niyo na lang. Ayan, kung si Misiano din po yung anak ko na yan, yung mga anak namin eh. Anong naman po magagawa namin eh. Saka ito, natanggap po itong misanero na binalik lang po na. Kasama ka bang gumawa, Kuya Tipoy? Tapos eh, nasa natanong ko kung kumain na. Hindi po po. Wala daw po kayong pagkain. Ala po eh. Ano yung tatay nila pumasok po? Oh, si tatay po, ano pong trabaho ni tatay? Ano po, construction po. Ilang taon na po yung asawa niyo? 41 po. Ah, mas matanda po siya. Okay. Opo. Wag ko kayong magalit ah. Hindi ko kayo nag-family planning. Hindi po eh, kasi po pag nagpa-family planning, masakit po yung ulo po. Ay, minsan po eh, wala pong makain po eh. Oo. Oh. Kaya po... Iniiwanan ko yung mag-pills. Ngayon po, bumalik po ako sa pag-pills. Kasi po, ayaw ko na din po eh. Kasi mga anak ko kahit interesado mag-aral eh, wala pong magawa kami dahil mahirap nga lang po. Opo. Pero lahat po sila nag-aaral maliban doon sa panganay. Opo. Hindi, yung dalawa pong kapatid ko maliit. Ay, maliit. Yan. Ito yung bunso. Nasaan pa yung lahat? Diyos ko, Mariosep, ang dami yata. Ito din. Lima po sila nandito sa... Ito, sino ba yun? Si Mary Jo. Anak niya din mo yan. Si Kuya Tipoy, ilang taon? Ano po, 13. Tapos susunod, si Kuya? 9. Oh, anong pangalan? Dito ka, dahil huwag ka mahiya, anak. Tapos, susunod, si ate? Eiko. Anong pangalan? Mary Joy. Susunod, si ate? Maristil. Ang pangalan ate? Maristil. Ilan taon po siya? 4. Tapos, yung bunso? Ito na. Nicole, ilang taon na po siya? 2. So, plano pa hong dagdagan? Ayoko. Kahit sumasakit yung ulo ko, nagpipilis lang. May iba ho yatang parang ano eh, pag family planning, pills lang po ba? Eh, di ba meron pong ano yung injection dito? Meron po. Doon na lang po ako sa pills. Kasi doon na po ako nahihiyang-hiyang na din po. Nasanay na po ako dito. Sa ngayon po, si tatay lang po yung naghahanap buhay. Ako po minsan, dito may bakery po, tsaan. Minsan natitinda po ako para po sila makamerienda, makabili man lang kami ng tuyo, kaya sardinas. Kaya po, nag-uobliga po ako maglakad, magtinda, para po kahit pa paano may panggastos po. Sino pong bantay sa mga bata? Yan po. Kasi... Ang galing. Ayun, tanim ko po dyan sa gilid. Nakatulong din naman po sa amin. May mga tanim po kayo po, dyan. Tinanim ko po yan kasi yun nga iniisip ko. Pagka walang-wala, kahit pa paano may makakain po. Kaya... At kumusta po si Nanay Annalyn bilang kaibigan po? Ay ano po, mabait po. Yun lang po nakilala ko dito, mabait. Kasi yun po, ang lapitan ko po dito, hindi po ako nahihiya. Mabait po yun si Ate Ana. Opo. Kasi si Ate Ana, basta talaga, pag wala talaga akong masain, nagbibigay po ng masasain yun. Grabe, no? Opo. Kaya ganyan, yun po yung nakilala ko po dito, yun po yung mabait. Ako din po ay sobrang proud po kay Nanay Ana. Baka may gusto ko kayong sabihin sa mga anak niyo. Ito po ay sinasabi ko dito sa mga anak ko.
mag-aral kayo kasi baka matulad din kayo sa amin. Nakikita naman po yung sitwasyon nila. Ay sabi ko, kailangan kahit papaano mag-aral kayo, magsipag. Kasi yung kalagayan natin ay ganito. Alam na nila yung kalagayan namin. Ay hanggat sa makakaya namin mag-asawa, magsipag sila. Kasi mahirap talaga ka. Basta mahabang kwento kasi ako po, sir, nawalan po ako ng tatay. Maliit pa lang po ako, 7 taon. Mga nagtatrabaho na ako sa mga kapitbahay para makakain. Simula nung bata pa ako. Kaya parati ko sa kanila sinasabi, magtulungan tayo. Kasi mahirap talaga yung... Pero puporsigido sila mag-aral. Kuya Tipoy, lapit ka nga kayo yung nanay mo. Ito kasi may isip na siya, nakikita yung sitwasyon namin. Ay, minsan nagagalit ako sa asawa ko kasi bakit sabi ko, kaliit kasi ng sweldo mo. Ay, hindi ko naman po, yan, maano kasi talagang maliit lang yung sweldo niya. Wala naman po akong magawa. Kuya Tipoy, baka may gusto kong sabihin kay mama mo. Pag nakapag-aral po ako, tutulungan ko po kayo. Yan, nakikita kasi yun. Lalo na po kung nandito yung panganay namin. Tulungan. Mas po mahirap lang po talaga kami. Pag ako nakapag-aral, tutulungan ko po kayo iahon sa hirap. Nalagaan mo ba yung mga kapatid mo? Okay. Eh, siyang naiiwan po nagliligpit. Makinig kayo sa akin, hindi kayo lagi pasaway. Mahal ko po yung mga kapatid ko. Tanong ko lang, Kuya Tipoy. Itong darating na Pasko, ano yung wish mo? Sana po mabuo na po yung bahay namin. At maging maayos po kami pamilya. Hindi po kami nag-aaway-aaway. Bakit sino yung nag-aaway? Isa po kasi mga kapatid ko, mga kagulo. Sinasabi po, gusto ko po sana makinig lagi sila. Sino yung minsan nakakaaway mo? Yung kapatid ko po, yung babae na isa. Ano ba napag-aawayan nyo? Hindi po siya nakikinig sa akin. Kung ano po gusto niya, sinusunod niya po. Ikaw yung matanda, intindihin mo na lang, no? Papa. I-explain mo na lang. Anong gustong sabihin kay ma'am? Kapag nakapagtapos ako ng pag-aaral, tutulungan kayo. Magagawin sa hirap. Salamat po sa ginagawa niyo sa amin. Kasi mahirap nanay ngayon na kung ano po yung buhay natin ngayon, maipapasa natin sa kanila. Sana po gawin nyo lahat-lahat para po naman mag-iba yung magiging buhay po ng mga anak nyo balang araw, no? Baka meron po kayong aral na pwede nyong ma-share sa mga makakapanood po ng video nyo. Mahirap po talaga maging mahirap po. Pero kahit lang po mahirap, magsikap lang po. Kami po mag-asawa, kahit hirap kami, talagang nag-uusap lang po kami na makaraos po kami sa kahirapan. Kaya masasabi ko lang po sa katulad namin mahirap, magtiyaga lang po sila. Tsaka magtrabaho lang po. Para po kahit papano, wag lang po gumawa ng masama. Kaya po ako nandito, kaya gusto ko kayong maabutan ng aking maagang pamasko, no? Ayan po si Kuya Boboy. Isang box po na sardinas dyan. Tsaka yung bigas, Kuya Christian. So, yan po yung maaga ko pong pamasko sa inyo. Pero, meron pa yan, nanay. Maraming maraming.
maraming salamat po. Una-una sa Panginoon, sa iyo po, sir. Madaming salamat po. Malit na bagay, nanay. Sana po, eh, humabot ang buhay. Kasweet naman yun. Madami po matulungan. At pagdamutan niyo po muna itong aking maagang pamasko sa inyo, no? Ako, napakadami na po yan. Karagdagan po sa aking pamasko, nanay. Ito po, 2,000. Meron din pong nagpapaabot sa inyo. Si Tito Day Bundang, 4,681.25. Gagawin ko na hong 5,000, no? Para po makapangdagdag po pang gastusin niyo, nanay. Yan, gagawin ko na po 5,000. Eh, maraming salamat po sa tulong po. Salamat po sa lahat ng binigay niyo sa amin. Maraming salamat po. Sana po marami pa po kayo. Laban lang po, no? At nandyan po ang ating Diyos, nanay, no? At siyempre, siya po ang ating kanakasan, no? Araw-araw. At ayan guys, no? Maraming salamat po sa pagmamahal at pagsuporta po nyo sa channel po natin. At muli guys, pagpalain po tayo ng ating Diyos. Ingat po kayo lagi. Mahal po namin kayo.